Ano pong sabi doon sa verse 28? Tugon ng babae, tunay nga po Panginoon. Ano yung ibig sabihin niyang tunay nga po Panginoon? Parang sinasabi niya na totoo nga po na kayo ay bayang pinili ng Diyos. Kayo ay mga anak ng Diyos. No? At kami ay mga tuta lamang, kami ay mga aso. Maaring ito yung sinasabi ng ano, at yung pagpapala na tinatanggap niyo mula sa inyong Diyos ay pwedeng hindi kami mabigyan. Pero sabi niya rito, tunay nga po Panginoon, ngunit kinakain din ng mga asong nasa ilalim ng mesa ang tira ng mga anak. Biro niyo, napaka masyado na niyang binaba yung kanyang sarili sa harapan ng Panginoon. Pero yung kanyang sagot ay meron pong pag-asa na kahit na yung kinakain ng inyong mga anak na natatapon sa ilalim ng mesa, yung mga tira, ay kinakain ito naming mga aso. Kaya dito, hindi ho pinagtanggol ng babae yung kanyang sarili. Pinakita niya sa ating Panginoon yung kanyang pagtanggap ng kanyang kahinaan. Dahil nga totoo na ang kanyang lahi ay hindi kumikilala. Karamihan sa kanila hindi kumikilala sa Diyos. Pero marami na rin ngayon kumikilala sa Panginoon. At isa siya sa nagpapahayag ng kanyang totoong pananampalataya. Kaya kahit tayo po nare-reche, kahit tingin natin parang hindi tayo pinapakinggan, ang totoong pananampalataya, huwag kang matakot na lumapit, patuloy lang. At sabihin mo sa Panginoon na ako po ay makasalanan. Ako po ay may kakulangan. Hindi ko po nagagawa yung inyong kalooban. Pero mahabag po kayo sa akin. Kaya po yung dito po ay lumalapit itong babaeng ito at hinihingi niya yung habag ng atin pong Panginoon. E tingnan po natin yung naging tugon ng Panginoon doon sa verse 29. So, ano sabi ng Panginoon? Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa sinabi mo, ano ba yung sinabi niya? Yung kapahayagan ng kanyang totoong pananampalataya na mayroong pagpapakumbaba at naniniwala na ang Diyos ay mabuti. Sabi niya, ito na yung sinasabi ng Panginoon, maaari ka nang umuwi. Ibig sabihin ito, pinakinggan na ng Diyos yung iyong panalangin. Iniwan na ng demonyo ang iyong anak. Tinanong ninyo, wala namang ginawa ang Panginoon. Pero dahil naniwala itong babaeng ito kay Jesus, at si Jesus naman bilang anak ng Diyos, kilala niya ang Ama. Kapag ito ay narinig ng Ama, ay gayon din yung kanyang gagawin. Kaya naniniwala ang ating Panginoon. No? Dito, makikita ho natin na pinatunayan lang ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad na ang Diyos ay hindi, sabi nga, sumisino ng tao. Na ang Diyos ay hindi nagtatangi. Hindi siya tumitingin sa lahi. Tinitingnan niya yung puso kung totoo ang pananampalataya. Kaya nga marami ho sa mga pinagaling ng ating Panginoon, lagi niya sinasabi, hindi naman sinabi pinagaling kita. Ang sinasabi ng Panginoon, pinagaling ka dahil sa iyong pananampalataya. Mga kapatid, kung talagang gusto natin ang himala sa buhay natin, during pandemic, gawin nating genuine, totoo, huwag maging fake yung ating pananampalataya. At makikita yan doon sa ating karakter, sa harapan ng Diyos at sa harapan ng ating kapwa-tao. Totoo nga, parang yung karakter ng ating Panginoon dito, ipinakita niya lang yung karakter ng kanyang kalahi. Pero ipinakita din ng Panginoon yung kanyang habag. Kaya nung nadinig niya itong sinabi ng babae na mayroong pananampalataya at totoo yung pananampalataya, binigyan ng favor yung kanyang pananampalataya. Siya na nagsabi, umuwi ka na dahil umalis na yung demonyo doon sa iyong anak. Eh makikita ho natin pagdating dito sa verse 30, umuwi ang babae at naratnan niya sa higaan ng bata. Iniwan na nga ito ng demonyo. Mga kapatid, ano po yung mensahe dito? Yung pangatlong mensaheng ipinapakita sa atin dito, sabi nga, una, ang totoong pananampalataya, yung mga tao meron ito, lumalapit sa Diyos na may lubos na pagpapakumbaba. Pangalawa,
nagtitiwala sa Diyos na ang Diyos ay hindi nagtatangi. Huwag niyong titingnan na mahina ka, hindi papakinggan ng Diyos yung aking panalangin. No, minsan tawagin natin si pastor, kailangan natin yung mga taong magaling sa Biblia. Hindi po, yung simpleng pananampalatayang totoo, no? Pwedeng kahit ikaw lang lumapit ka sa Diyos. Sarilinan. Sabihin mo, Panginoon, alam ko na hindi ka nagtatangi. Meron akong kahinaan, inaamin ko po. Kaya ngayon, magpapahayag ka ng pagpapakumbaba. At dahil naniniwala ka na tutugunin ng Diyos ang anumang iyong hihilingin. Kaya nga mga kapatid, sa diwang ito, nawa patuloy nating ipahayag yung totoong pananampalataya. Pananampalatayang nagpapakumbaba, pananampalatayang dumalapit sa Diyos na hindi nagtatangi, at pananampalatayang naniniwala na ang Diyos ay tutugon sa ating mga kahilingan at ating mga pangailangan. Tayo po'y manalangin. Makapangyarihan at buhay na Diyos, maraming salamat po sapagkat kami ay inyong pinapaalalahanan dahil meron na po kaming pananampalataya na makita po namin yung dahilan bakit kami nananalig sa inyo. Sapagkat nais ninyo na bigyan kami ng pabor, bigyan ng katugunan, nakaranas ng himala. At dahil dito, nais po ninyo na maipamuhay namin yung totoong pananampalataya. Na kami, Panginoon, ay lubos na magpakumbaba sa inyong harapan. Na kami, Panginoon, ay magtiwala na meron kaming Diyos na nakikinig at hindi nagtatangi. Hindi po kami nire-reject kung kami ay lubos na nananalig at naniniwala. At salamat, Panginoon, dahil alam namin na ang inyong pabor ay nasa inyong mga anak na lubos na nagpapahayag ng kanilang totoong pananampalataya sa inyo. Kaya sa diwang ito, pagyamanin po ninyo ang buong buwan ng Setyembre na sa amin pong pag-aaral ng inyong salita bilang Christian Education Month. Patuloy kaming dumawig sa aming pagkakilala, sa aming pananampalataya, at tumatag kami dito. At hindi lamang kami makaranas ng inyong pabor, kundi kami rin, Panginoon, ay maging instrumento para sa pagpapahayag ng inyong banal na salita sa lahat ng mga tao. Kaya sa diwang ito, binabalik po namin ang pinakamataas na papuri at pasalamat. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus. Ang lahat po'y nagsabi ng Amen. Amen. God bless you po.